sa Cagayan de Oro City. Gumugulong na ang imbestigasyon sa insidente. Makibalita tayo kay Sozi Alamban ng GMA Northern Mindanao. Pasado alas 3 ng hapon kahapon, bumagsak ang isang chopper ng Philippine Air Force habang pa-takeoff na ito. Ayon sa Air Force, nangyari ang aksidente sa 4th Infantry Diamond Division Ground sa Camp Edilberto Evangelista sa barangay Patag sa Cagayan de Oro City. Papunta sana ito sa base ng Air Force sa barangay Lumbia. Nang papalipad na sana ang UH-1H number 518 at nakaangat na ng bahagya sa lupa, bigla na lamang itong tumagilid. Pagkatapos ay bumaliktad, nasugatan ang dalawang pilotong sakay nito at maayos na ang kanilang lagay sa ngayon. Hinabin na nato ang ilang commander and they will be preserving siguro sa karon ang kining maong crash site para ng UH sa investigation. Ginamit daw ang naturang chopper sa pagatid kay AFP Major General Oscar Lactao at kanyang staff sa 4th Infantry Diamond Division Grounds. Nagbuo na raw ng investigating body ang Philippine Air Force para imbestigahan ang insidente. Inaalam pa rin ang naging sira ng chopper. Kasunod ng aksidente, di na muna pinalipad ng Philippine Air Force ang lahat ng kanilang UH-1H o Huey helicopter habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Nangyari ang aksidente 4 na araw matapos bumagsak sa dagat sa Nasugbu, Batangas, ang isang SF-260 trainer plane ng Philippine Air Force. Namatay ang dalawang pilotong sa